lords of Christ, Savior and Regis, the many treasures in teaching, for ye have respect unto the recompense of the reward. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, assaying to do, were drowned. By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about 7 days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. What shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions? When shall the violence of heart escape the edge of the sword? Out of weakness were made strong, waxed valiant in fight. Third, defied the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of brutal mockings and scourgings, yea, moreover of God's sent him. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Of whom the world was not worthy. They wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth. And all this, having obtained a good report through faith, received not the promise. Sabi sabay. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Pagbigyan natin pansin, ako na lang basa dito sa 34, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness, they were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita again. Agpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong umaga, magandang hapon, Panginoon. Ang mga gagawin po today, but I pray ngayon po mag-focus kami sa inyong mensahe, paano kami po ay maging malakas, Panginoon, sa pananampalataya. Kayo po magbigay ng biyaya kayong lingkod at sa lahat po ng makikinig at applyan na amin ito sa aming buhay, Panginoon. Patawarin po lang sa mga aming kasalanan, Panginoon, kahinaan at panghihina, Panginoon, na ito pong mensahe, Panginoon, na pinag-aral namin yung mga salita mismo magbigay sa amin ng lakas. Tiwala kami sa inyo, Panginoon, at tulungan niyo pong bawat isa. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Morning. Title po nito is Out of Weakness, We're Made Strong. Okay? Out of Weakness, We're Made Strong. Subtitle is Breaking Out of Helplessness. Tagalog po ay minsan para tayo nakakulong. Di ba? Iba, like helpless, parang walang magawa. By the way, ito parang part 2 na ito nung may preaching tayo nung alala ko yung last 2020, May. I-review ko rin, pero iba kasi outline nun. Pero, na-trigger po yun dati. May namit akong isang kaibigan ko dati na Kristiyano rin. Kaso, alam mo na, bilang sa mga lame churches and Ivy churches. Okay? So, kaya na-trigger yung, ano yun. Kasi, namangha po ako sa kahinaan niya sobra. Eh, magaling yun, programmer. Manager na siguro ngayon, magaling. Sa isang bagay, ang hina. Kaya na-trigger po yung sermon na yun. Para sa atin na rin ng lahat yun. So, pwede nyo check sa ating YouTube at saka Rumble. Pero ngayon, na-trigger naman to dahil, nga, feeling ko, nararamdaman ko yung kahinaan ng iba sa atin. Amen? At kahit halos lahat, nakikita ko, nararamdaman ko po na iba yung ano nyo po, iba yung pakiramdam. Iba po yung support na pinoprovide. Pag malakas ng mananampalataya, amen? Tapos pag hindi na, yung dati niyang ginagawa na kayang-kaya niya nang gawin, minsan nababawasan sa pag-attend, minsan late na, minsan hindi na ganun, tinignan mo, parang hindi masaya sa church. Parang ngayon, kung ito yung papakanta, parang bibit-bitin mo pa siya. So, yun nga, tabaho ko naman, encourage kayo, lalong Panginoon. So, nawa, magpalaan tayo. Amen. Ngayong umaga, namin ang hapon. So, medyo mahaba to.
Kaya, ewan ko, matapos ito. Okay, isang title again is Out of Weakness We're Made Strong. Subtitle, Breaking Out of Helplessness. So, sino dito ang ano? Basahin ko lang yung nakita ko po sa kung saan. Nagustuhan ko to eh, sabi dito. Without God, our week will be, yung linggo daw natin, buong linggo ay magiging, kumari yung Sunday magiging, ano daw, Sin Day. Yung Monday magiging Mourn Day. Yung Mourn, parang laing naiiyak na problemado. Yung Tuesday natin magiging Tears Day. Yung Wednesday magiging Waste Day. Yung Thursday magiging Thirst Day. Alang uhaw na uhaw ka, no? Wala ka kasi ng Diyos eh. Or pinagpapaliban mo. Yung Friday, ano? Magiging Fight Day daw. Eh, puro away. Naaway mo, hindi mo dapat awayin. Yung Saturday, ano? Shatterday. Ang galing din ang gumawa nito eh. 7 days without God makes 1 week. Okay? Pag 7 days, 1 week, di ba? Pero, play of words, sabi niya, pag 7 days walang Diyos, o pinagpapaliban mo ang Diyos, hindi, hinuhuli mo ang Diyos, yung 1 week makes 1 week, ibig sabihin, hindi lang isang linggo, manghihina ka. Kaya, inano ko yun to, naalala ko lang eh. Kaya kung mag-Facebook ko na lang, sana eh, ganyan ang pinopost mo. Amen? Naka-encourage. At yung iba'y nawawarningan. Okay? So, pag-usapan po natin ngayon, pag-aaralan, okay, objective natin that the brethren may not stay and be resort to being weak. Mali pa yung aking English. Ang resort lang. Ibig sabihin, nakontento ka nang maging mahina. Okay? Nakontento ka na. For example, yung mga kahinaan natin. Mga Kristiyano. Sige. Yan yan. Nabanggit kanina. Kung malakas na Kristiyano, pinaglalaban niya yung pananambahan. Amen? So, kung dating kumpleto, nababawasan, kung hindi naman kumpleto naman, late naman, or hindi nagpa-participate, o ganun po, no? So, mahina. Ano pa ang kainahan natin minsan? Okay, sabi natin, una, nasa posisyon ka na kunwari na hindi ka na makakaliban, na si Brother James, ganyan. Sino mga kahit sino? Asawa ng pastor, ganyan. Nasa anak ng pastor, kahit sino sa inyo? Pwede mo masabing mahina yan, yung dati mong ginagawa dapat na effective, hindi na masyado. Kala kang daling magalit, hindi ka magpasensya, soul winning. Oh, nakaisa na ako, okay na to, may oras pa. Tambay ka na to. Ano pa? Yan po yung mga kahinaan, nakakadagdag sa atin ng problema at hindi tayo nakakomplish ng mga bagay-bagay. Amen? Yung iba naman, talagang mapakano. Matulad niya, kaya follow up natin yung iba sa atin. Kaya sana hindi tayo maging ganyan. Okay? Huwag kayong makontento na mahina kayo. So, kaya nga, encourage natin yung bawat isa ako. Kailangan ko talagang exercise physically. Kasi nakikita ko yung mga pastor, ganun. May buhay pa. Pag set up na ng church, okay na sana. Kaso, naku, hinang-hinaan na eh. Pinabayaan yung katawan eh. Minsan, pati spiritual. Kaya ganun tayo ngayon ha. Amen? Huwag tayong maging mahina. Sa aming mga programa, may tawagan sa amin. Mga yabang dito mga ito eh. Pero kahit saan ginagamit ito, di ba? Pag ganun ka, mahina ka. Eh, weak. Di mo alam yan, weak. Di ba? Okay lang kayo kung magkakaasawan kayo, huwag kayong pipikunan. Nakita, nag-basketball. Ay, weak. Ha? Hindi ka na makatakbo. Weak. Sinong gusto mahina? Lalo, lalaki ka, hindi ka payag ng ganun, di ba? Dapat. Okay. Kaya, define mo natin mga, ano dito, yung mga madali nang tindihin to. Pag sinabing weak, mahina, kaya tingnan natin. Para nagkakaitindihan po tayo. Para mamaya, tuloy-tuloy tayo. Pag sinabing mahina, anong sabihin yan? Hindi malakas. Ano? Sabi sa dictionary, lacking strength. Okay, kulang ka ng lakas. Ito yung dapat mong kayang gawin. Kulang. Parang nasa newsfeed ko na naman yung mga nag-gaganyan, no? Eh, base pinilit. Pandang huli, naipit yung mukha. Nakita nyo ba yun? Kawawa din, eh. Ewan yung pipilitin naman, ha? Kahit spiritual.
bandang ulit. Tapos naipit ka na nga. Wala nagaganon. Ang sabi, spot. Awa eh. Lacking strength, deficient in physical. Ganun din naman. Mahina or either. Iba pa yung pagod eh. Pero karamihan ng pagod din. Mahina. So, hindi mo kayang gawin at gampanan yung dapat mong gawin. Or, pwede sabi rin, not able to resist external force or withstand attack. So, minsan pag may atake, supposedly, kaya mo yung labanan. Pag mahina ka, di mo na labanan. Naalala ko yung mga halaman na naman natin. Sabi ng mga, ano, di ba, vlogger. Ganito po yan. Isa sa mga panglaban sa mga insekto, mga peste, palakasin mo lang yung halaman, okay na yan. Kasi nalalabanan niya po. Diba? Kasi may mga nang-aatake dyan, ay malakas yung halaman mo. Malusog. So, hindi basta-basta ina-atake ng ano, peste pala yun. Ganun pala yun. Hindi mahirap po magtanim. Ha? Pero, dapat malaman nyo rin yun. Kung healthy yan, mariresist niya, malalabanan niya yung mga atake. So, ganun din tayo spiritual. Kaya, punta tayo dun. Pag sinabi namang strong, syempre, ang kabaliktaran lang nun. Ito, tingnan na natin. Sino yung antonym nito? So, sabihin ko na lang, alam nyo na yung strong, pero spiritually, and having or marked by great physical power. So, obviously, sa atin, pwedeng intellectual, and then spiritual. Ibig sabihin, hindi ka madaling ma-discourage. So, katulad nga niyan, ano ba yung nakaka-discourage? Ang dami. O sa amin, yung iba, may bonus, iba, wala. Ano pag nabalita kaya secret yun? Sa amin, ewan ko kayo ng bad. Inabad kasi, ano eh, all across the board eh. Kaya pag nakita ko, masaya yung mga tao, ay, nako, alam ko na to. Lalo pag mga ganyan-ganyan, nako. Times two to, ganun yung mga ano dati sa amin, wala eh, secret. So, maganda rin yung ano kasi, minsan, anyway. So, ay, wala akong ano, walang kwenta. Ano pa? Nasabihan ka lang ng konti, discourage ka na agad. Eh, sa atin, kailangan talaga yun. Dapat hindi ka madali ma-discourage. By the way, sleep in dito ka. Wala na dyan, Christian, dito ka na. Nahihirapan ako sa inyo eh. Okay, ano pa? Ayun na, spiritually ngayon, ano may mga atake spiritual? Pag sila yung malakas, makita mo yun sa Bible din. Kay David, in-encourage yung sarili niya. Dapat malakas ka para mag-succeed yung iyong ginagawa. So, mabilis lang. Ano yung benefits ng mas malakas ka? Yun nga, magagawa mo yung dapat mong gawin. At kung may atake, nagkasakit ka pero saglit lang. Either saglit lang, wala masyado epekto, bangon ka ulit. Di ba may sakit ka? Wala na eh. Malakas ka pero paano yung magmahina? Tama ka ng sakit, talagang di ka na makabangon. Ganun po yung pag mahina ka. Kaya gusto mo maging mahina? Spiritually, ganun din. Ngayon yung mga disadvantage naman or danger ng being weak, ano? Yung nga, nabanggit ko na rin. Pag madali ka tama ng sakit, pag tinamaan ka, matindi ang tama sa'yo, ang hirap makarecover, ganun din, kahit saan bagay. Physically, emotionally, di ba? Yung iba, nabanggit ko sa inyo, ibang ang tatalino. Na in love, nasira sa pag-ibig, di ba? Nabaliw na. Oh, ganun sa trabaho, na-discourage, ayaw na. Hirap, di ba? Bumagsak ka lang ng isa. Di, alam mo na yung mali mo ngayon, baka hindi ka nag-aral. Okay, aralin mo. Huwag yung ma-discourage ng gusto. Yan ang mga, ano yan, ano pa yung mga, mamaya, may pabagay natin iba eh. Pero basta nakikita niyo yung pinapatunguhan ko, pag malakas ka, favorable po yan kahit saan. Lalo lalaki ha. Pag weak ka, loser yun. Angit. Okay. Again, may pwede nang bumangon. Isa yun sa mga team nga natin ngayon. Kaya nga, title again is Out of Weakness, We're Made Strong. By the way, background ng Hebrews 11, ang tawag po dyan, Hebrews 11 is the chapter or the faith chapter, di ba? Kasi inisa-isa po yung mga heroes of the faith na tawag nila. Kasi nga, Abraham, si Moses, pati yung mga judges, ano pa, Gideon, kanina, nabasa nyo, di ba? So lahat yun, hindi naman napakagaling nung pisa yun, di ba? Iba dyan, parang payatot din ng una. Pero ginamit ng Diyos kasi nagtiwala sa Diyos. Bandang huli, lumakas at, ang maganda nun,
pinerform nila exactly kung ano yung gusto ng Diyos na gawin nila. Hindi naman lagi yung payaman, ang palakasan, padami yan ang nasakop. Hindi naman lagi yung ganun eh. Importante lang magawa mo yung magawa mo dapat. Tulad ni Daniel, ano ba nagawa niya? Hindi naman siya nag-conquer, talo nga sila eh. Diba? Pero, nagawa niya yung dapat niyang gawin sa buhay niya. So, ganun po ang background natin ha. As we go along with this message, imagine nyo na po yung success sa buhay nyo, kailangan nyo ng lakas. Ayawan nyo yung weakness, ayaw nyo makasabihan kayo. Ngayon, ito naman, ay huwag mo sasabihan kasi basta kasi sinabihan mo kasi ako mahina ako, kaya ayoko na dyan. Kahinaan din yun. Kung di mo maririnig yan, di mo alam na ganyan ka pala, dinidinay ako, hindi ako mainit ng ulo, hindi ako mahina, hindi ako matampuhin, hindi ako karnal, hindi ako, ano ba? Hindi ako kunwari lang, hindi ako sinungaling, hindi ako mahina, hindi ako, ano pa? Ano mang kahinaan yan, dinidinay mo, lalo kang mayayari dyan. So anyway, dito na tayo ngayon. So gusto natin maging malakas, spiritually and actually sa lahat ng bagay. Hindi malakas mong asara, iba yun. Ang malakas ang potok. Yun ang masama. Obviously, patawa lang. Pero, sa ating maging malakas. Amen? Amen? Lalo, mga lalaki, ha? Yan ang ano natin po. Yan ang trait natin. Sabi mo, magkakagusto ba sa akin? Pangit ko na. Mahina pa ako. Pero kung malakas kang leader, nako, mag-uunahan yung mga babae sa'yo, di ba? Amen, ladies? Darang hindi. Ano ba gusto nyo? Tama ba, ladies? Pag yung lalaki is talagang may confidence sa sarili, di ba? Saka sa Panginoon, ayaw nyo talagang di pogi, no? Kunwari lang, ano, wala namang pangit actually. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yan, eh. Minsan yung pogi sa inyo, binapattern nyo sa napanood nyo sa, ano, mahina yan. Pogi lahat yan. Maganda lahat yan. Ginawa ng Diyos, lalo pag anak ng Diyos. Amen? Amen. Ayan, okay ha. Ulitin ka tanong. Na, hindi masyadong pogi, pero matapang, may paninindigan. Okay ba sa inyo, ladies? O yung, ayaw, gusto nyo ba yung lalampalampa? Yung mga parang di sigurado sa buhay? Gusto nyo ba yung ladies yung may paninindigan? Yung strong? Amen? Amen. Ayan. Totoo yun. Kaya ngayon, mga young men naman, kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, huwag niyong payagan na kayo yung ano, ayan, si Lampa, si ano yan, si Mahina, si Weak, si Loser. So again, merong stage dyan. Kasi yung mga bata, nag-umpisa na tayo lahat dyan. Kaya nga, yun ang pag-usapan natin ngayong umaga at hapon. Okay, so, ito na. Punta tayo, meron tayong 5 points and then merong application sa bandang uli. So, pag-aralan natin, ano yung mga dahilan ngayon? No, para ma-encourage tayo kasi minsan pag andong ka sa baba, sabi na natin, mahina ka sa mat. Diba? Yung iba dyan, talagang takot na takot sa mat. Ako medyo, wala akong ano dyan, problema dyan. Pero, yung mga ibang kinakatakot ang lahat, music, ganyan, hirap ako dyan. Pero pag nakita mong nakakaano ka, kaya nga style po mga teacher, ganun po yan, kahit sila, pag nag-soul winning kayo, huwag niyong banata na, di mo alam yun. Yung iba sa inyo, tutulungan mo nga sila. Yung iba dyan, wala pinag-aralan. Yung iba, hirap mong magbasa. So what we do, mamaya, madaanan din natin yun. We support the weak. Okay? So, yan. So, iba, sobrang hina, hindi na makabangon. Kala niya, wala nang pag-asa. Yung iba dyan, kaya ayaw magtiwala sa Diyos. Unang ano pa lang, ay Bible lang hawak. Nako, sira ulo nito. Or ano naman, yung iba naman, masyadong, nako, makasalanan ako. So, pag-aaral natin ngayon, pagligtas ka na, mayroon ka pa rin minsan na kahinaan na hindi mapagtagumpayan. So sabihin ko na lang, kasi wala dito yung iba, ganito po yan, pag talaga matindi, kasi yun, nag-fasting to eh. Yung isa yan sa mga biblical way po, no? Pag-fasting and prayer, ha? Huwag lang fasting. Dapat fasting and prayer. At pag-fasting, huwag mong patayin sarili mo, okay? May way dyan, ang pinakamatindi na dyan, at least may tubig ka. Okay, huwag kang magpaano, baka gawin ka namin ng monumento dito. So, dapat matalino lang kayo, yung tama lang, okay? Huwag kayo magpamartir. Okay, tsaka huwag nyo na yung broadcast. Maganda, okay? Yan ang biblical way pag nag-ano kayo. Fasting, okay. So pag-aralan natin ngayong umaga at hapon, ano yung mga dahilan para kayo ay umalis na dyan sa katayuan? Kasi pastor, ikaw kasi ganyan ka, ganyan ka. Sa palagay mo, nag-umpisa akong kung ano man ako.
nakakayanan ko. Sino nagsabi sa inyo, sa palagay nyo? Eh kasi nakilala nyo ako, ganito na ako eh, di ba? Kaya nag-umpisa ako ng ganyan, lagi nga sinasabi nga, si Joshua, mahihain ako. Stephen, ayan, sinong mahina dito? Iba sa inyo, pagbasa lang, mahirap. So, pero ibang bagay kasi, nakakuha ko rin na ano, may advantages. Pero may mga bagay na mahina, mahihain po ako, sinong mahihain dito? Hindi si DM yun, no? Dati mahihain po ako. Kaya unti-unting nabibuild up yung confidence kasi nga may mga natutunan ka, lalo pag talagang alam mo, ang Diyos ang nagbigay nun, katotohanan na yun, na-establish yung sarili mo ba? Hindi ka basta-basta, ano, ma-intimidate ng sino. Amen? Okay, umpisa natin to. Bakit? Ano yung mga dahilan? Para tayo ma-encourage, no? Ano yung mga dahilan? Tsaka yung mga paraan. Magkasabay na po yan. Para umalis tayo sa being helpless or weak. Okay? At para tayo maging malakas. Number one, medyo matagal itong mga points natin, kaya umpisa na natin. Meron po tayo dito sa numbers. This time, iba yung aking style, ha? Hindi tayo one chapter. Topical tayo. Okay, basa po. Ready, go. And see the land, what it is, and the people that dwell therein, whether they be strong or weak, okay, ito po yung tagpo na yan. Ito po yung time na si Moses nga po nilid niya yung Egyptian, mga Israelites out of Egypt. Okay na, nakawala lang sila. Alam niyo ang kwento? Talagang ginamitan ng kapangyarihan ng Diyos yung Egypt para sila ay matakot. At, sige, umalis na kayo. So, umalis na sila. Ito na yung tagpo na yun na sila upunta. So, hindi basta-basta. Kaya, mainig kayo, ito biblical principle. Hindi tayo katulad siya sabi ng iba na masyadong ano lang, pinaparamp lang kayo o tawag doon. Anong binobola kayo ng ibang preacher, di ba? Lahat ay magiging maganda, magtiwala ka lang sa Diyos, tapos. Diba? Lahat ng mga anak ng Diyos, magpapalain ng Diyos, amen! Okay, mali yun. Ang biblical principle, pinakawala na sila, niligtas na nga sila doon eh. So, hindi nila kayang maligtas sa sarili na niligtas sila. Ngayon, sa atin, pag naligtas na tayo, ang dahil natin gagawin, para punta tayo sa pagpapala. Okay, para magpalain ka ng Diyos, hindi yung automatic lang, maghihintay ka lang. No? Kaya inaasar natin yung mga naniniwala sa mga passive income na yan. Nakita ko na naman, dati hindi na uso yan eh. Networking, okay. So, ang ginawa nila at ang expected ng Diyos sa kanila, bago sila pumunta sa promised land, na talagang land of milk and honey, yun ang sabi sa Bible, ano? Ibig sabihin lang nun, talagang mayaman, magtanim ka, parang halahala. Magtanim ka dun, tutubo. Yeah, may tubig. Okay, paghani, ibig sabihin, umaapaw sa pagpapala yun. Ibig sabihin, yung mga bees, kasi yung bees, maano daw yun, yung mga selan yan. Hindi sila nabubuhay na place. So, pero, hindi basta-basta yun ang ginawa sa kanila. Kailangan nilang sakupin yun. Okay? May pagpatayan sila. Ay, parang masama yung pastor, ha? Kung alam mo yung biblical example, pinarusahan sila ng Diyos, gusto lang ubusin ng Diyos, hindi yun, mali. Okay? So, paparusahan sila ng Diyos, napatay nila yung mga tao doon. Okay? Baguhan kasi tayo, kaya inaano ko eh. Anyway, isa sa ginawa ni Moses, magaling to eh. Hanggang ngayon po, sa panahon natin, ginagawa to. Sa warfare, uso nga yung mga spy, ano, di ba? Movie. Bakit? Kasi ginagamit talaga yan. Ano yung spy? Ginagawa nila, tinitingnan muna nila kung ano yung ginagawa ng kalaban. Ngayon, kaya walang kapanalo-panalo yung Russia. Pambira, lahat alam nung US eh. Kita lahat. Ay, meron silang ano dun, oh. Wala kang panalo doon. Ay, meron silang na-invento. Ganyan ang pangalan. Ganito yung specification. Matay. So, ganun yung ginawa ni Moses. Magaling din si Moses eh. Later si Joshua. Oh, tingnan nyo muna yung ano. Sabi ng Diyos, sakupin natin yan. Hindi tayo basta-basta, saka, patay ka doon. Eh, kung may mga ano doon, ano ba, may mga gamit sila doon, hindi pwede yung basta dami. Kaya ang ginawa ni Moses, nag-send siya ng 12 spies, okay, isa doon si Joshua, tsaka si Caleb. Ay, ito yung sabi instruction niya, no? Sabi niya, and see the land, what it is. Ano mga klase yan? And the people dwelleth therein. So, importante po kasi may mga makinarya sila, pero importante tao. Kaya nga, yung war in Russia kasi, lagi yung ano sa balita, kaya example natin, sabi
Bira yung mga Russian kasi hindi naman nakipag-gera yan madalas. May marami silang bala, kasi hindi nila lang paano gamitin. Kaya hindi pa sila tinitira, bumabagsak na. Mga Pilipino rin. Importante po ang tao. Kaya sabi ni Moses, sabi, oy, ganito gawin mo. Ispayan mo sila. Tingnan mo kung malakas ba yan o mahina, magaling ba yan, sanay ba yan, maganda ba yung armas nila, at kaya ba nilang gamitin. Okay, so alam niyo na nangyari. Bandang huli, syempre, pinagpala mo sila ng Diyos, sinamahan sila, isang beses lang sila natalo. Pero, ginawa nila to. So, ang point ko lang dito, bakit ginawa yun ni Moses? Bakit niya inispayan pa? At ano yung inispayan niya yung mga tao kung malakas o mahina? Kasi ganito po yung katulad nga nung sa again, war in Ukraine. Kaya daw in-underestimate ni Russia yung Ukraine. Ang late lang nung nabansa, wala masyadong gamit. At nung 2014, nasakop na rin yung Crimea, wala namang ginawa ibang ano. Nandiyan niyo ba yun? Kaya ano tayo, consistent ang player natin. Hindi pwedeng ano yan, baka mangyari din sa atin yan. Kaya inaalam natin. But anyway, so kala ni Putin, sabi niya, nako, ilang araw lang, susuko na to sa dami natin. Suko agad to. Hindi. Nag-amas na siya ng mga ano. Ano nangyari? Mag-iisang taon eh. Di ba? So, hindi siya, ano, pangit yung intelligence sila, inasabi ng ano eh. Hindi nila alam, hindi nila expect. Kasi, syunga-syunga sila, yun. Kung alam lang nila na yung mga tao pala doon sa bagay, kasi bakit naman nagigive up mo yung land mo dahil sa kung sinong bully, amen? Kaya nasa ako dati kay Duterte, sabi niya, o sige, maging provincial na lang tayo ng China. Nakaulo to, ha. Yung mga Pilipino, lalaban yan. Hindi mo huwag mong pangunahan. Sa China pa. Hindi rin sana yan. Okay? So, ganun nangyari kay Putin. Kala niya, hindi lalaban, hindi papalag. Okay? Yun ang sinasabi nung umiikot na sinicirculate doon na balita. O sige, handaan na kayo. Magkakaroon tayo ng ano, ha? Ukraine, mababalik sa atin. Yung pala, hindi. Dahil lang, mali intelligence sila. Okay? At malalakas pala, hindi nang malakas, pero may suporta kasi na ibang bansa. Okay? Kung nalaman niya rin, hindi niya gagawin yung ginawa niya ngayon. Okay? So, ang point ko dito, kung mahina pala yung Ukraine, talo na. Yung resolve ng mga tao dun. Kaya point number one natin, paano tayo magkakawala sa pagiging ma-helpless? Number one, the weak are vulnerable to attack. Okay, pag alam nila, di ba kayo mga bubuli? Sino binubuli dito? Sige na, aminin nyo na. Hindi, huwag na. Basta, alam nyo kung sino binubuli, di ba? Ako nung, hindi naman ako binubuli ng bata ako kahit maliit ako. Siguro dahil sa tingin pa lang eh. Tingitingnan ko. Tsaka hindi ako palabiro, hindi ako yung... Panoorin nyo minsan may mga ganun, ano, di ba? Tinulak ang ganun, no? Eh, huwag mo naman ang tulang. Ganun ka pa, inaasar ka na. Yung mga ganun tao, sobrang hina. Ano pa? Kinutos-kutosan ka, okay lang. Hina naman, laksan mo pa nga. Alam ko, kilala si Stephen, ganun ha. Huwag kayong ganun, ha? Huwag lalaki ka, amen? Ngayon, ha, yung mga bagay na yun, may wisdom din na dapat kayong i-apply. Pero, at least, huwag niyo papakitang mahina kayo. At kung mahina talaga kayo, mag-improve kayo. Kaya, gusto sa binabanggit ko kanina yung halaman, di ba? Advance na eh. Yung halaman daw, pag malusog yan, di yan basta atakihin, di nila kaya. Di nila kaya, ba't ko atakihin to? Parang kahit ano bang... Kunwari, ito na lang, kay... ano bang mga unang sinakop nila? Yan, mga Amalekites, yung Jericho, si Joshua na yun eh. May Jericho na lang. May andun lang yung mga tao, ganyan-ganyan lang. Wala man silang protection. Oh, anong gagawin nyo? Sige, patayin na natin itong mga to, di ba? Kahit kayo. Kung natin kayo, social mas yung mga kayo, yung cellphone nyo. Ganyan, ganyan. Parang si Juliana kapon. Wala daw, ano eh, walang signal. Nagulat ako, ba't mo ginagano yung cellphone mo sa labas? Buti, mababait yung mga taga alahala. Pag kung sakya po mo ginawa yon, wala na yon. Pati yung higaw mo, kahit peke yan, patulan yan. Amen? Gusto sabihin, pag mahina ka, syunga-syunga ka, mahina yung ano mo, kunwari, babae, maliit pa. Yung cellphone, patay yan, tatakbuhan ka lang yan.
Wala ka na cellphone. Eh kung si ano, yung malaki dito, si Brian. Yung si Brian. Hablo, tanong ba ng cellphone yan? Oh. So gusto ko sabihin dito, pag mahina ka, lalo kang atakihin. At again, nabanggit ko rin dati yung mga animals. Yung mga labas sa feed ko, talagang pinapatay ng layo. No? Nakakadiri nga nila, parang ano. Pero tinitingnan ko rin kasi ng realidad eh. Pag mahina ka, sino yung hahabulin? Eh lahat yung takot eh. Ikaw yung pinakahuling mahina kang tumakbo. Patay ka. Ulam ka. So, na-relate nyo ba yung sarili nyo na? Tingnan yung sarili natin. Spiritually, pag mahina kang Kristiyano, sino titirahin? Ni Satanas, sino yung unahin? Ito yung mahina. Nasa atin dito, hindi ka nag-church. Okay, hindi ka nagbabasa. Hindi ka nag-pray. Alam na alam ni Satanas yan eh. Nakita niya yan eh. Hindi ka nagbabasa, kunwari lang. Diba? Yung ating, ano... Oh, binasa ko na po, hindi naman. Hindi alam ni Satan, sinungaling to. Kapagkunwari pa. Sige. Yun yun. Kasi amen, amen. Ganun. Naitindihan ko yung pasto. Hindi pala. Mahina ka. Naitindihan ba? Number one, the weak are vulnerable to attack. Pag mahina ka, ang dali mong atakihin, gaganahan. Ganun din naman, kunwari ako, naghahanap ako ng mga, so, hindi ko gagawa ito. Kunwari yung mga tambay dyan, mga loko-loko, sino yung pipiliin nila? Gusto ko lang manapak ngayon, sino kaya pipiliin ko? Nakita niya si Brian, no? Nakita si Brother James, eh, pag din to. Ay, nakita si Essie, eh, ito na lang. Walang magagawa ito. Di ba? Kaya si Essie, mag-ano yan, bodybuild jack. Oh, mga lalaki, ganun po yan. Again, physical pa lang yan, ha. Balik tayo spiritual, gaganaan yung demonyo sa'yo pag mahina ka. Tandaan mo yan. Kaya huwag ka nang maging mahina. Amen? Amen. Tsaka maganda yung malakas ka. So, project strength. Ngayon, kung mahina ka talaga, ano gagawin mo? Improve mo yan. Kung mahina ka sa mat, improve mo yan. Eh, kailangan ng mat kahit saan. Okay? Niwala kayo. Okay. Kaya ano nangyari dito kay Moses? Nakita nila. Itong problema na kay Moses. Sabanggitin ko na rin. Ha? Kasi may time naman tayo. Ano nangyari dito? Nakita nila yung tao. Eh, kaso hindi ganyan. No? Hindi masyado mahina. Hindi masyado malakas. Ang problema doon sa ibang spy, in-exaggerate. Ganyan din tayo minsan. Eh, basta hirap nung ano ako makapag-church. Eh, layo pa ako. Diba? Imagine sa alala, diba minsan may nagagano'n. No? Ang layo, basta may gagawin ako eh. Ang bihira ka, alam mo ba, galing pa kami San Mateo. Ang gising lalo ng mga taga-Montalban, ganyang oras. Hindi ko sinasabi yun ha. Pero nasa puso ko lang, diba? So hindi, yung mga excuse nyo, utang na loob ha. Yung sarili ninyo lang. Ngayon, minsan nga, pasto, tinatanong mo kasi ako eh. Kasi nga, parang mag-isip ka. Amen? So, huwag mong maggawa ng excuse. Huwag kang pagalingan ng excuse, ha? Mamanggit nga sa inyo, di ba? Kaya inaasar natin minsan yan. Hindi naman para personal, pero para tayo mag-isip. At walang excuse sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Kasi siya naman ay unti-unti naman yan. Pag nusolving tayo, unti-unti naman. Di ba? Ito sila, ano, aasarin, di ba? So, yon. So, imagine nyo yan. Saan tayo mahina? Huwag kang maging mahina. Huwag kang mag-excuse. Kung talagang mahina ka, mag-improve ka doon. Next. Hindi niyo po yung scenario dito. Dito tayo sa pangalawa. 2 Samuel. Okay. Makibasa po. Ready? Go. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. But David was stronger and stronger. And the house of Saul was weaker. Okay, number one, ha, huwag kayong maging mahina kasi madali kayong titirahin. Pero number two, ano naman yung scenario natin dito? 2 Samuel, dito po yung namatay na si Saul. Okay, so unang hari ng Israel, ng United Kingdom, si Saul. Okay, so okay naman, una, sila yan, no? Si Saul din, una, matapang din eh. Problema, yun nga, sumuway siya sa Diyos. Kung naalala niyo kwento, dalawang scenario, nag-offer siya, hindi siya dapat mag-offer. And then, yung isa, pinapatayin lahat, pati hayo, pati yung hari, ni-reserve niya. So,
So, nagalit ang Diyos sa kanya, ni-reject siya. So, bandang uli niya na matay siya, pinangakong ng Diyos na magiging hari si David, pero yung mga tao, alam niya, mga tao, hindi basta-basta bahayag. Amen? Manggit ko sa inyo, kahit mga pastor, mali na. Ano pa rin. Hindi! Ako tama! Ganon din dito. Ni-reject na siya, yung prophet ang nag-ano kay Saul, ito yung hari, si Saul, yung time ni Saul. Noong time ni David, sinabi ng Diyos, ito yung magiging hari, si David. Eh, ano ba yan mga yan? Ayoko dyan. So, ginawa nilang hari, sino? Siyempre, anak ng hari. Sino yun? Si Ishbosheth. Namatay din si Jonathan. Okay. So nag-ano ngayon, naglaban, pero malakas doon si general niya. Si, ano, si Abner, the son of Ner. So, ano sila? Laban na laban. Pero, what happened? So, dahil pinapaboran nga ng Diyos ang King David, kasi may hari. So, pero kaya sabi niya sa verse natin, sabi, and David walks stronger and stronger. Ibig sabihin niya, yung, ano na, the house of David dyan, o yung mga pinamumunuhan niya. Lakas pala silang palakas, palakas ng palakas, palakas ng palakas. Kalaban nila, dating hari, hindi madali yon. Kahit sa politika natin ngayon, pagkalaban mo, yan, puro Marcos Aquino na lang ngayon eh. Duterte, nakakasa, di ba? Hindi madali. Who knows, baka si Stephen, maging politiko, hindi madali. Anong pilido mo, bad? Ha? Hindi pa nga narinig yun sa politika, di ba? Ang hirap yan. So, pero, paano nangyari si David? Eh, hindi siya kilala. Sabi niya nga, di ba? No, mahirap lang sila. Doon mga soldiers yung kuya niya, siya, taga-alaga ng kambing. Ah, kambing. Sa ating pala yun. Sheep. Pero I'm sure, meron din kambing si David. So, sabi niya, pero, ganun pala yun. Pag ikaw yung malakas ngayon, di ba, kahit sa gera, maraming battle. Katulad kung sinusundan niyo sa Ukraine nga, pag nanalo siya dito, lalakas yung loob nung pag nanalo. Pag natalo dito sa isang place, manghihina yun. Ganyan po yan. Ganun din sa chess, di ba? Nag-aaral kayo ng chess. Ganun din sa basketball. Pag na 3-point na, tapos foul pa, counted. Lugi tayo, di ba? Akabuli natin yun. Ganun po yan. Pag natatalo ka, lalo ka nanghihina. Pag nananalo ka, lalo ka lumalakas. Kaya ang second point po, ganito. Bakit tayo dapat hindi maging mahina? Bakit tayo dapat maging malakas? Lagi yan. Every battle na meron tayo, pag gising pa lang sa umaga, dapat handa ka na panalangin ka na, handa ka na kaligo ka na, kung anumang kailangan mong gawin. Handa ka na, yung utak mo, handa na. Bakit? Ipanalo mo yan. And number two, weakness and strength. Okay? Pareho po yan eh. Alam niyo pareho sa kanila? Weakness and strength are cumulative. Yung sabihin po yan, naiipon. Pag nanalo ka dito, malamang sa hindi, panalo ka ulit next. Kasi yung momentum mo, di ba? Yan na sa basketball eh. Kung tulong mo sa ating basketball, yan lang eh. Illustration. Kaya ko yung pagpapalit yung church sa basketball. Amen? Amen. So wala dito si nana eh. Anyway. Yun. Kasi dapat pinoproject mo na. Pag natalo ko dito, malamang sa hindi, manghihina na ako lalo, talo na naman ako. Ipanalo mo na, di ba? Ipanalo mo na ngayon. Ngayon, kung natalo ka talaga, mas mahirapan ka, pero bawiin mo. Kasi next na naman, pag natalo ka na naman, di lalong, okay? Ganun po yung nangyari dito. May army rin, actually, mas marami army ni Saul, kasi siya yung hari dati. Eh, yung mga, yun nga, yung mga nagtitiwala sa Diyos, eh, si David yung inanoint na next king. Eh, wala silang pakialam doon. Eh, may pakialam tayo, kasi yan, service tayo ng Diyos, eh. Amen? Ganun po tayo dito, sa church. Ganun, sabi ko sa inyo, nga, nag-usap kami ko yung John kanina. Yung iglesia ni Manalo, busy talaga ako dyan eh. Kasi yabang, di ba? Eh, paano yung pag nagpadala ka dun? Mayaman sila. Eh, pastor, ikaw ba? Ayaw mo, nabanggit ko si Abandi last time, di ba? Pastor, ayaw mo bang supportahan ka nun? Nagbibigay yung property. Yun ang sabi-sabi. Pero papalitan mo yung pangalan mo. Hindi ako papayag nun. Amen? Ganun din yung kahit sa ano, meron nagagalun eh. Mayaman eh. Tapos na naka-record nga yun eh. So sabi, sige, independent naman tayo, pero iba yung ano mo. Yung sending church mo na, sila na, Bible College na. Papayag ba kayo nun? Kung wala kang alam dyan, okay na, basta may property, di ba? Kaysa naman. Yeah, pero ano nyo yun eh, doon kayo nag-umpisa. Ano sasabihin, kaya pinag-usapan nila yun eh. Sabihin ko na rin, mahala sila dun. So ganun yung usapan nila eh. Tutulungan naman namin yan. Pero paano yung sending church, pastor? Eh di yan, halo na sila. So, makikita mo kung ano yung mahina. Pag mahina yung pastor,
Bali, wala rin sa kanila, madadaan sa seminar natin yan. Pero importante yung pinanindigan ng pastor mo, tapos isesend ka, direkta yun from the time of Christ, hindi sila nag-compromise hanggang sa panahon natin ngayon. Gusto mo mag-umpisa ka mali? Kasi kinukompromise nila yun, okay lang yan, sige, abante, sige. Nakaka-relate po ba? So huwag niyong ipapatalo kahit ilang. Ngayon, kung natalo ka ngayon, ipanalo mo na yung next. Kaya, yun ha, number one, the weak are vulnerable to attack while the strong deflects. Nasumagin ko pa rin na yun. Pag malakas ka naman, parang ayaw kong kalabanin to. Ganun yun. Kaya magpaging makalakas ka na. Atakihin ko kaya to, wag na. Di ba? Atakihin ko kaya to, sakupin ko kaya to, ano bang malakas ngayon? Amerika, sakupin ko kaya to, doon ko pa lang sa ano, patay ka na eh. Okay, si Brian, banata ko kaya to. Diba? Hindi ka mag-iisip ng ganun, kaya maging malakas ka na. Malakas naman ang spiritual, takot din sa'yo tao, alam niyo ba yun? Kaya, especially spiritual, maging malakas. Number two, yung weakness and strength. Actually, cumulative yan. So, mag-ipon ka na mag-ipon ng panalo. Again, spiritual ha. Ganun din po yan sa pag-attend. Umattend na rin lang ako. Isang taon na ako umattend. Tapos, ngayon pa ako manghihina. Dahil lang kung ano man yan. Diba? Sayang na sayang. Anong magpapalit mo? Sige nga, sa kalooban ng Diyos. Ano? Tambay-tambay, at least nagpapahinga ako, hindi ako pagod. Ano na-accomplish mo? Nanghina ka pa. Eh, kilala kong umalis din siya sa discerning word eh. Ngayon, tambay-tambay na lang. Parang gusto ko ata ng ganun. Walang kwenta. Amen? Lalo ka manghihina. Isang absent, malamang sa hindi, absent ka ulit. Hindi ka nagbasa ngayon, malamang sa hindi, hindi ka makabasa ulit kasi nagsimulan mo na eh. Unlike naman, pag yung kalakasan naman at yung ginawa mo yung kalooban ng Diyos, umatin ka kahit hirap na hirap ka. Basta baka hindi ako umatin, ano eh. Yung mangyaring masama. Sa palagay mo, mangyaring mabuti pag hindi ka umatin. Hello? Amen? So yan, katulad ng ating illustration dito, armies either go weak or strong. Ganun po yan. Either nabawasan kayo, nasira yung moral nyo, kaya ibang mga Russian daw, sumusuko na eh. Ewan ko lang, totoo yun. Pero malamang totoo yun eh. Kasi yun talagang projection nila, panalo agad sila. Ngayon, wala. Pati main ano nila, tinatamaan ng missile. Eh dati, hindi may imagine dati yun. Takot lahat ng tao dyan. Anyway, kaya build up quality and strength early. Amen, mga bata. Ngayon na kayo mag-ipon. Kung alam nyo yung iniipon pala yan, itindihan nyo mga bata. Ano, bibigay ka pala? Pag nag-asawa ako, saka ako magtatapat sa Diyos. Pag nag-asawa ako, saka na ako, napaka-active. Tama ba yun? Ngayon ka na mag-build ng strength, ng mga battles, ipanalo mo na, atinan mo na yan, basahin mo na yan, arali mo na yan. Tuto ka na mag-soul winning ngayon na. Number three, tapusin natin dito, meron pa akong bilis lang ha. Sige. Ito tayo sa 2 Chronicles 15. Para mamaya lang application. Ganda to. Tayo matatapos. Ready? Pakibasa po. Ready? Go. Be strong therefore and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Ano daw? Dapat tayo maging malakas. Huwag kang maging mahina. Ganun lang yan eh. Ang kwento po dito napaganda. Paborito natin to. Si King Asa to. Ang nagsasalita po si Azariah, the son of Oded, propeta ng Diyos. Malinaw po dyan ha. The Spirit of God came upon Azariah. Ibig sabihin nito, pinuspo siya ng banal na Espiritu. Ano sasabihin niya ngayon? Ngayon mga propeta, katulad natin minsan, wala tayong lakas minsan sa ating komunidad. Diba? Hindi ko pwede sabihin. Patayin yung mga bakla. Hindi ko pwede gawin yun eh. Yung ginawa ng lingkod ng Diyos, ginawa niya yung sinasabi ng Diyos, pumunta ngayon sa sari. Eh, nung panahon nito, sabagay, sa lamat, ano to eh, Southern Kingdom, Judah. So, talagang minute niya yung hari at sinabi niya yung dapat niya sabihin. Okay? Sinabi niya dyan,
basically, kung ano sinasabi from the start, okay? Huwag mong iwanan ng Diyos, sundin mo ang Diyos, okay? Ito, now for a long season, Israel had not been without, had been without the true God and without a teaching priest and without the law. So, kinukumpara niya po yung Judah, southern, yung northern ngayon, after mag-break away yan sa Israel, umpisa pa lang, ano na sila, kay Jeroboam kasi. So, wala na silang tutungga, sabi dito. E sabi dito, huwag mong gayahin yun, huwag kang mag-problema. Ang sabi ng propeta, Azariah, yan, so, yung Israel, kahit loko-loko sila umpisa, pag sila naman ay tumawag sa Diyos, parang judges, ang Diyos naman ay nakikita, ibig sabihin, sumutugon siya. Amen? Ganun tayo, pag nangihina tayo, tumawag ka sa Diyos, ang Diyos ay handa makinig. Okay? So, sabi dyan, in those times were no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexation were upon all the inhabitants of the countries. A nation was destroyed of nation and city of city, for God vexed them with all adversity. Nakapita niyo yun? Ang Diyos pala yung nagsesend sa kanila ng problema. So, ganun yun. Kaya sabi dito, be ye strong therefore. So, nakita mo na yung mga mahina, nakita mo na iniwanan ng Diyos. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Pinarusahan sila. Gagaya ka pa? Ang ganda ng ano sa kanya eh. Parang dito rin. Diba? Ganito, message natin. O, gagaya ka pa doon. Kaya ang sabi na kay Asa, be strong therefore, let not your hands be weak. Huwag kang mahina, for your work shall be rewarded. So, ito yung kanina. Ito rin yung message kanina, pero may nasama dito. By the way, pag-usama, ano ginawa ni Asa? King Asa. Sumikat po yan. Paborito natin kasi galit din sa baklayan. Actually, galit naman ang Diyos talaga sa baklayan. Anong ginawa niya? Bukod sa nirevive niya. Okay, basa lang mabilis dito ha. Ang ginawa niya, inalis niya yung mga idols. Okay, naging matapang siya. Okay, malalaki, dahil matapang. Inalis niya yung mga idol. Ano ba? So, natalo nila yung kalaban. Ayan, so, umaman sila kasi dahil sa nanalo sila sa gera. Ano ba? So, pinatay nila yung dapat nilang patayin. Ano pa? So, nagkasiyahan sila kasi panalo sila eh. Then, maganda. And all Judah rejoiced at that oath, for they had sworn with all their heart and sought him with whole desire, and he was found of them, and the Lord gave them rest on the bow. So, kapayapaan. So, ayun yung may kaaway, di ba? So, pag nawala niyang kaaway, kapayapaan. Ang nangyari pa, again, yung mga idol, yun ang mga made ano ni Asa eh. Yung mga high places, in a way, pero, inalis, pero problema, hindi lahat. Okay? Pag maglilingkod kayo sa Diyos, alisin nyo na lahat. Okay? Sa bahay nyo, kunwari, umiinom may dati, alisin mo na yan. Hindi, magtitira-tira lang isa lang yan, pag ano, sakaling nanghina ako, dyan lang yan, ha. Anong gagalaw? Hindi ko inumin yan, pero dyan lang siya. Alisin mo na, basagin mo na, actually. Amen? Kaya yung ating fellowship, di ba? Binuhos ni Brad, sabi ko, parang nakakabahan ako dun. May programa pala si Brad eh. So, tinapon niya sa lupa. Sana umano sa mga puso ng mga bata. Amen? Di natin kailangan yun. Buisit yun. Bukod sa hindi masarap, di ba? Sarap ng root beer. So, kaya yun. So, alisin mo na yan. Problema kayo, hindi niya inalis lahat. But anyway, kahit o paano, sumunod siya sa Diyos to some degree. Sabi dyan, ayan, so, binalik, no? Yung mga dapat sa Diyos, binalik. Amen? Kaya ganito rin pula yung mga Kristiyanong tapat at malakas at the moment. Hindi yan nangihinaya magbigay sa gawain ng Diyos. Amen? Isa yon, alam na alam nyo yun. Ako tuloy, pinaka-obvious eh. Kaya nga kami siya, nag-bibila ko. Mga nangihina. Diba? Iba naman, binabawi. O kaya iba, hindi nagko-commit. Okay? So yan, binalik nila sa Diyos yung lahat, silver, gold, vessels, at naging mapayapa sila. Pero nasa na ba yung pinatay niya mga bakla? Wala, nasa ano nga tayo, sa Kings. Sign natin, di pwedeng wala yun. Sodomites. Yeah, for King.
Ito. 1 Kings 15. Tingnan natin ha, kung sino to. Asa, di ba? So, kung hindi nyo alam ha, yung ako ni Kel, saka yung Kings, magka-parallel yan. Okay? Yung iba, dinabanggit sa isang place, parang gospel books, di ba? Isa lang yung kwento, pero iba-iba yung details sa iba't ibang gospel. So, dito naman, hindi nabanggit sa Chronicles, pero dito sa 1 Kings 15, sabi dyan, yan, nag-reign si Asa. Sabi dyan, Asa did what did which was right in the eyes of the Lord. And David his father. So, ginawa niya yung tama. Ano kang gagawin yung tama? So, marami, nabanggit na kanina, inalis yung idols. Amen? Naging matapang siya, yung kalaban nila, kinalaban nila, tinalo nila. Pero sa mga ginawa niya, okay? And he took away the sodomites out of the land. Eh, basta hinatid lang naman eh, inano lang. Hindi po hinatid yan sa labas. Pag sinabing remove the sodomites, took away, pinatay po yan. Ganon din yung remove all the idols. Anong ginawa dyan? O, iset aside natin dyan ha. Hindi, sinunog po yung mga kahoy, at yung mga bakal, tinunaw, at yung mga bato, dinudurog po yan. Amen? Amen. Nabanggit ko lang yan. So, ganun tayo. Application naman sa atin ulit. Ano kayo? Kung revive kayo, ginagawa nyo at gusto nyo gawin, una, at ginagawa nyo kalooban ng Diyos, anong gagawin natin dapat? Ulitin ko ha. Balik tayo doon, sorry. 2 Chronicles 15:7. Ano sabi ni Azariah? Ganon din tayo, no? Pag naligtas din tao, invite natin sa church, anong sabihin natin? Ay, ligtas na pala ako. Eh, buti na ako. Kailangan dyan. Ayoko na dyan. Wala na ba tayong natitindi? Sabihin natin, umatid ka sa church para matuto ka. Pag natuto ka, gagawin mo kalooban ng Diyos. Pag kinawa mo kalooban ng Diyos, ano mangyari? Wala lang. Thank you. Ganun lang ba? May blessing. Amen? Sabi dyan, oh, for your work shall be rewarded. Pero huwag kang tatamad-tamad. Wala lang yan eh. Wala na mangyayari. Pag tumulong ako dyan, pag ginawa ko yung kalooban ng Diyos, wala na mangyayari dyan. Alam ng Diyos yun. No, kaya yung point ko dito, number 3, bakit hindi tayo dapat mahina? Dapat malakas tayo kasi yung mga weak, walang ano yan. Diba? Ano meron? Pag weak ka. Nabanggit natin kanina, walang opportunity, mahina ka. O sige, meron tayong liga, basketball. O sige, yun lang pa, kunin mo. Hindi, kukunin mo dyan, marunong. Okay? So ako yung hindi marunong eh. Pero, basketball lang yun. Okay? Sa buhay natin, hindi tayo dapat weak. So sino yung gagawing mga trabahador, yung mga opisyal? Sino yung gagawin yun? Malakas. Kaya sabi dyan, huwag kang be strong, huwag kang mahina. Kasi mayroong reward. Kaya number 3, strength attracts blessings and rewards. Amen? Weakness tend to trouble and hardship. Gusto mo maging mahina? Okay lang sa akin, mahina. Okay lang ako dito. Hindi ako mag-aaral. Tutunga lang ako dito. Laro-laro lang ako. Okay lang yan. Ano pinagsasabi nila dyan? Ayoko maging matalino. Ayoko maging spiritual. Ayoko nyan. Ligtas na ako eh. Eh, meron pa ibang bagay. Yung iba, nakikita mo, umuunlad. Yung iba, ginagamit na ng Diyos, yung iba talagang ginagamit ng Diyos, effective, maayos, pati kaibigan niya maayos, aprobado siya ng Diyos, sa likod ng Diyos, ikaw, ano? Nasaan na naman si ano? Ayun. Gusto mo ba ganun ka? Ikaw yung lagi nahanap? Huwag ka na maging mahina, amen? Huwag mo makontento doon. Gusto mo sana, ikaw naman later, sabihin, ito po si kapatid, para na sa ating Thursday, si Epaphroditus, si Timothy, ito yung mga taong kasama ko, naglilingkod sa Diyos. Yun ang maganda. Babanggitin ka pa sa letter. Amen? Yun yun. Kaya iba, mayroon mga ano, kaya di rin laging maganda to, pero katamihan naman okay, kaya ang ginagawa ng iba, medyo pagka-away, may seremonya pa yan, di ba? Ito, si ganyan, kung saan man yan, MVP for ilang years, yun nga dito, ang ino-honor. Yabang naman na iba. Kailang kwenta na yung basketball eh. Pero sa iba, spiritual. Gusto mo ba, ganun ka ng Diyos? Yun ang maganda. Samahan ka ng Diyos sa ginagawa mo kasi malakas ka, hindi ka yung inahina. Okay, spiritual, ganun din. Iba, nakontento na, hindi nag-soul winning, walang kwenta na eh.
iyang hiya sila, napapaso sila pag usapang ano, paglilingkod sa Diyos. Iwas yan. Ang ganit pag-usapin, doktrina. Nakapahiya na naman ako eh. Di ba? Hmm. So, ibang bagay naman, kahit di doktrina, katulad lang ng ibang bagay. Ito, ito si kapatid na to, malakas to dati, ganyan niya, ngayon, ganyan na. Praise the Lord! Amen. Gusto mo, yun ang gusto mo marinig sa'yo. Amen? Amen? Ito dati, ganito yan, pero ngayon, di na. Ito dati, walang ma-accomplish, ngayon, ganyan na. Hindi yung puro excuse ka na lang, eh, dati naman akong ganun eh. Alam mo ba, dati ako yung number one sa ganyan. Eh, ngayon, patay. Nakapanghinaya, nakaka-discourage. Yan, at yun nga, nangyari rin kay Asa yun. Later, nagkasakit siya, di siya kumonsulta sa Diyos. Ayun, bandang huli, namamaga yung paa niya. Ilang problema naman kay Asa. Kaya huwag din kayong gano'n, marami din pastor gano'n. Dati nang umpisa ng maayos, tapos parang ano naman yun, Sardis ba yun? Church sa Sardis. They have a name that they live. Meron silang dating sikat sila, as doon na lang sila, dati kaming ganyan. Alam niyo ba yun? Dati. Was all winning kami, parang si ano, nga, si Kuya Gilbert. Yung ano, sa alala. Huwag niyo lang ano ha, pero ganyan kwento niya, kaya nangihinayang ako. Dati pala, nag-soul winning din siya, ngayon wala na. Hindi naka, ano, di ba, nakapanghinayang. Anong ginawa natin sa oras natin? At sabi dito, again, eh, pastor, ang tagal naman ng blessing eh. Apat na linggo na ako umatid dyan, wala pa rin blessing eh. Ibang apat na dekada na eh. Maglingkod ka lang, amen. Ang haba pa ng buhay natin, isa pa, hindi mo rin alam ngayon, walang inggitang kasi iba, kaya nga nang sinasabi din natin iba, pag nagkamali, di ba? Nag-upisa ng tama, maganda, maganda, yun, yun yung blessing. Madang ulit, boom! Ano nangyari? Kasi nagpabaya naman, ako dito na. Dapat laging winning. Nire-review akong preaching ko dyan, alam niyo, winning. Ganda nun eh, sa ano din yun, sa Hebrews 11 din na tayo, hindi nagkakamali. So yan, so sana, ganun tayo, amen? Umatind ako, nilinggit ni pastor yung pangalan ko, may medal pa ako, di, ano ko pa yun sa Facebook. No, tinanong ako nung ano, basta may medal mo, ang tindi ah. Laki ng medal, oh. Ano yan, kasi magaling ako sa ganyan. Eh ngayon, next year, ano na. Eh nakapanghinayang. Amen? Nakita nyo na. Excited ba sa gawain ng Diyos? Amen. Kailangan yung pilitin. Nahihina na rin ako, naramdaman ko ng edad ko. Ayun, gagawin ko kaya ito after, ano, another 20 years, ewan ko. Kaya ibang pastor, minsan naiintindihan mo na rin talaga. Nangihina, pag ganyan na, oh. Natanasan nila para sila mga batang ano yan. Parang mga matandang ano ba, nangihina na. Alam yung mga matanda. Hindi nila magawa yung na dapat magawa. Ang mga ano na lang yan, mga sisisi na lang yan. Nakakaawa din, pero sana hindi tayo ganun. Amen? Yun. So huwag tayong maging mahina. Mamaya na po yung iba, pero number one, again, oras pa eh. Yan na, sabihin pala ako ito. Mga bakla, bagay sa mga bakla. Napansin nyo ba yung ibang pastor iniiwasin yung topic na yan? Kasi mga bully rin pala yan. Mga bully yan. Sabihin lagi sa inyo, eh, tao rin kami. Katapatan din kami. Pakasal nyo kami. Ganyan-ganyan. Mga si Raulo yan. So, yung mga dapat, yung kausap ko rin si Gilbert Kapon. Sabi ko, ini-encourage ko, patinin nyo yun, no? Mga anak nyo, tatlo yung anak nyo eh. Sabi ko, madalas, ganyan inaano ko sa inyo, di ba? Soul winning, huwag kayong mahihiya. Totoo yan. Maganda yung posisyon natin dyan. Amen? Yung natakot kayo. Eh ako, ginanon ako eh. Sabi nga sa inyo, ordained ako, pinin ako eh. Nung isang ano naman, pinagtulungan ako. Wala akong pakialam. Ano ba sabi salita ng Diyos? Itong mag-focus tayo dito, takot na yun. O dapat ganun tayo. Sinabi dito ni ano eh, Azariah, lingkod ng Diyos, malinaw. The Spirit of God came upon Azariah. Sabihin mo yan kay isa, para ma-encourage siya. Kasi ang gagawin pala ni Asa, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Bukod sa talunin yung mga kalaban nila, yun nga, mga bangla, papatayin niya yun. Hindi madali yun, sabihin ng ibang tao. Yun daw, sabi ng Diyos, papatayin niyo. Wala, ganyan na style sa atin ngayon eh. Babanatan ka, ikaw, lingkod ka ba ng Diyos, ganyan ka, magagalitin ka. Hindi ka katulad ng CCF, na puro encouragement. May day by day, kasi yun naman yan.
Iglesia de Manalo, na binibigyan ng bigas. Ano pa? Andaan niyo po, merong reward, di ba? May, hindi sinabi diyang inisa-isa, hindi sinabi diyang basta dapat ganito, ha? Magkano, next week na, kailangan ko na next week eh. Hindi ka magbibigay ng sa Diyos ng presyo, amen? Dapat maniwala ka na sa kanya, yun ang sabi niya, gawin mo yung kalooban ng Diyos, merong ka reward. Alam niyo yung mga hari, kahit yung mga hari dati, pwede na silang mag-ano eh, kasi hari na sila eh. Patuloy mga opisyal natin ngayon, ang gagaling lang yan sa salita. Ang galing sa salita. Gawin lang nila yung sinabi nila, okay na okay tayo eh. Pinapangako sa akin, maging maunlad. Ayoko nang pakinggan ngayon kasi alam ko na eh. So ang ganda lang kung susunod yung ano nangyayari. Kasi nga, mahirap din ipatupad yung marami doon. Diba? Naalala si Duterte? Tindi nito eh. Oh. Naalala ko tayo sa PLDT. Lahat ng ano, magiging regular yan. Ayun, buto na natin yun. Eh, China, nako! Papalisin ko yan. Mag-iski ako dun. Papalisin lang sila. Tapang nito. Yung mga adik. Ay, mga adik. Patay yan sa akin. O, sige, ngayon, ano? Anak niya, adik. Usher. Kaya maniniwasa mo ng tao. Ngayon, kaya ganito sasabi nga sa atin, ang Diyos ang magre-reward sa'yo. Yun ang hintayin mo. Yung kanino ka nakatingin. Hindi ako binigyan ng reward na ganito sa palagay ko, ganito dapat sa akin, sa palagay mo lang yun eh. Sa Diyos ko, sabi dito, yung mga hari niya, pwede na tumambay, hari na sila eh. Bigyan na lang matamis na panalita yung mga tao, eh, hindi na matay yung mga adik kasi matindi talaga yan, eh, sabi mo dati. Hindi sinungaling ka pala, talaga, mga politiko po yan. Tatay niya, politiko na rin. Anong inaasahan mo? Lalo naman si Marcos, di ba? Buti nga si Marcos ngayon eh. Tahimik, you know? Kasi pinatalsik niya yung mga kalaban niya eh. Okay, so mahirap ang gagawin ng lingkod ng Diyos, magtiwala ka spirito ng Diyos, magagawa mo yung dapat mong gawin. Amen? Ulitin ko lang ha, number 3, or say natin, bakit tayo dapat maging malakas at hindi maging mahina? Number 1, pag mahina ka, tapos ka sa mga atake sa'yo, kung ano man yan. Problema at mga talagang kalaban. Titirahin ka niya kasi alam nila, hindi ko makakapalag ito eh. Kutosan ko kaya ito. Pero pag malakas ka, hindi yan ano, takot yan. So the weak are vulnerable to attack while the while strength deflects even attempts of the enemy. Hindi ka nagagalawin niya, malakas ka eh. Kaya maging malakas tayo, number 2. Yung weakness siya kay strength, nagkukumulative yan, accumulative yan. So, naipon. Kaya dapat manalo na tayo, especially mga bata. Huwag nyo nang pabayaan yun, umpisa nyo, amen? Hinahin ako dito, kung si Pame, ano na, may kaibigan bangla, for example, ah, ano nga sabihin nyo kayo yan? Eh, church, pareho ng banyo. Parang yung sorbini kami kahapon, iglesia ni Manalo. Pero parang damdam ko, gusto yung makinig eh. Kasi naaalala yung sinabi sa kanila, di ba? Usap niya kami ni Kuya kanina eh. Inasabi niya, pag ganun sa inyo, huwag yung ano yan. Kaya sabi ko, eh, personal naman po yan eh. Kung maligtas kayo ngayon, malaman nila ko hindi. At least maligtas kayo, hindi na. Kasi bigyan lang namin kayo ng ano. Sige, yan na lang. Pero papaliwanag ko sana. Para sigurado maligtas kayo, hindi na. Eh, lalo yung mga bakla, magaling yan. Kalokohan. Pakabastos niyan. Tsaka by the way, napakalayo, ano palang itsura palang niya eh. Pag hindi kayo, ano, sabi ko sa inyo, kung meron kayong anong sa bakla dito, may, tawag dito, may pag-ibig kayo dyan kahit konti, umalis na kayo dito. Sinasabi ko sa inyo, ayoko mahaluan dito ng mga taong may ano dyan. Sinasabi ko siya, kung normal pa kayong tao, alam nyo, abnormal yan. Amen? Amen. Eh, may tao din yun eh. Ang bait-bait nga, binigyan ako ng ano. Tsaka, sweet siya magsalita. Umalis ka na dito. Amen? Ngayon, kaya nga yung nag-aaralan natin. Niloloko kayo niyan. Ito, marami kayo maying kaibigan. Amen? Ako nga, alas wala yung kaibigan ko eh. Pero, napalitan ng mga matino, mga encouragement sa Panginoon. Amen? Amen. Napatagal ko lang, wala pala sa accident. Time na. So, ulitin ko lang ha. Amen ba? Amen. Kasi maging mahina eh, babae ako, pastor. May mga kalakasan ka, dapat meron ka.
Mga babae lang makakapagbigay minsan sa kalalakihan. Paglaban yung mga anak nyo, yung asawa mo, paglaban mo. Dahil yung mga lalaki, sinasabi natin, tinuturo natin maging mat... Isang mahina din yan eh. Alam mo ba? Kaya supportahan mo. Okay, number one, huwag kang mahina kasi atakihin ka, hindi mo makakayanan. Kung malakas ka, ngayon pa lang, takot na sa iyo yung kalaban. Amen? Yung bakla, sabi mo sa bakla, sabi sa Bible, ano, pinapatay yung bakla kasi galit ang Diyos dyan. Eh, hindi naman. Hindi, sinatay. Ah, hindi na kita. Ayaw na kita. Ano, diba? Ayaw na kita kaibigan. Good! Ayaw din kita kaibigan. Amen. Demonyo ka. Ayaw kita kaibigan. Amen? Amen. Ano, hindi ko pa alam to. Medyo may tolerance din ako dyan. Pero ngayon, wala na talaga eh. Again, sa tabaho, ha. Hindi natin sila papatayin na. Okay? Baka may nakukuha kayong maling message sa sinasabi ko. Wala ka sa otoridad. Huwag mo silang patayin ang Diyos ang ano. Bahala dyan. Ngayon, yung mga bata pa, may pag-asa pa yan. Okay? High school pa lang. Pag hindi sila, lumalayo sila, ibig sabihin nun, yun na yung signal sa'yo, kaya unang kaibiganin yun. Yung kanilang rebellion, salita ng Diyos, gusto mong mahawa ka doon? Gusto mong mahawa ka doon? Di nakakatawa yan. Yung seminar, dedicated dyan eh. Sa panahon kasi natin, matindi na yan. So ngayon yung oh, hindi naman pinayagan yung ano, so, yung ano eh, yung ano ba yung yung kakasal daw sila dito sa Pilipinas. Sogi, 'di ba? Hindi na sabi doon, hindi na taga-try ulit 'yan, makulit 'yan. Kaya sabi ko kay Gilbert, sabi mga anak natin, samahan natin sa church. Huwag ganun din tayo. Okay, number one, pag mahina ka, atakihin ka. Maging malakas ka na para hindi ka atakihin. At kung sakaling inatake ka, pitigin mo lang yun. Ay, mayaman ang iglesia ni Manalo. Si Kristo ba tao, Diyos? Eh? Pangalawa, weakness, are cumulative. So, huwag ka na maging mahina, huwag ka maging punong kahinaan, at huwag ka maging excuse. Amen? Pangatlo, pag malakas ka, may reward ka. Blessing. Oo. Ito nyo yung ibang tao, bakit pipirma lang laki ng sweldo? Nag-ipon sila eh. Nag-ipon sila, nag-ipon. Importante yung pirma nila bago may assess yan. Alam mo yon. So, lisensya mo yon. So, mag-accumulate tayo. Again, worldly example lang yun, pero pwede natin pag... Tayo mga Kristiyano, ganun tayo dapat. Malakas tayo. Takot sa atin yung kalaban. At kung sakaling subukan sila, yun nga, pitigin mo lang. Amen? Gusto nyo rewards? O gusto nyo ano... Kayo na lang lagi yung pinipitik-pitik ng demonyo. Ito, wala magagawa ito. Opera ko lang ito ng ano man yan. Alak, pera, ano ba, games. Ay, may bagong games. Hindi na mawalan yan. Di ba? Sino ano games? Ano pa? Ano yung mga nakatisura na madalas ng ano? Ah, pera, ano yan? Love life. Baptist yan, ha? Liligawan yung iglesia ni Manalo. Jamie, naliligawan ng iglesia. Businessman! Anak ni Mayor, kung sino man yan. Hindi pinapangako na siya, nakikita mo na, matakot ka na! Juliana, no? Ligawan ng iglesia ni Soriano. Total, nagpapalda ka na rin lang, magtitirintas ka na lang. Pwede ka na sa amin. At makikinig ka sa TV. Oy, yung mga debate na Suryano, parang gusto ko yun ha. Si Pastor, tinitira ako ito. Makinig ako hindi. Okay lang eh. TV lang yun. Gusto mo yun? So, maging malakas tayo. Mamayang hapon, tapusin natin ito. Amen? So, pero marami tayong gagawin. Pero, tira tayo ng lakas. Amen? Madami pa tayo, mayroon pa tayong 2 points and then yung mga application. Tsaka yung sukdula na ng weakness and strength. Okay? Let's pray, Panginoon. Salamat at kami po ay binigyan yung magandang mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita namin yung sarili namin as you see us, Panginoon. Na mahina kami, yes, bata kami anak nyo. Tulungan nyo kami, kami po ay humingi. And then, syempre, of course, yung expected nyo rin na gawin namin. Masimpleng illustration, Panginoon, of course, umatid, magbasa, mamanalangin, Panginoon, magtiwala.
And then, andyan po yung rewards, andyan po yung kalakasan, yung mga nanalo kami, mga maliliit lang na battles, Panginoon, pagising na maaga, tiwala sa inyo, ibang vision, maiwanan namin, at halos hanggang lahat na. At yung mga bagong darating na atake ng kaaway, Panginoon, may deflect namin dahil kayo po ay malakas na sa inyo, nagtitiwala kasi sa inyo. So I pray na kayo po ay pala, Lord, sa aming pagkain ni Panginoon, na sila lang sa naghahanda, Panginoon, sila po ay malakas sa gitong bagay, hindi sila bang hina, Panginoon, that they know, ito po ay naka-encourage sa iba, nakatulong, physical naman, Panginoon, malagaan yung kanilang mga kalusugan din. At mamayang hapon, Panginoon, balik niyo kami, Lord, sa mga gawin namin. Ay kinalaman na siya yung gawa ay kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.